believe in the working word. I believe in the saints communion and in your holy church. I believe in resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Thank you.
po ay magkaisang manalangin sa ating napakabuting Panginoon. Na sa oras na ito, ay narito tayo sa dako ng panambahan at hindi sa dako ng sanlibutan. Panginoon Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, panibagong buhay na ibinigay mo sa amin, sa amin lahat na narito ngayon upang ikaw ay aming papurihan, Panginoon. Nawa, lagi kang mauna sa amin, Panginoon, na kami ay hindi malihis ng landasin maging sa aming mga buhay, ay lagi mo po kami samahan sa araw-araw, Panginoon. Gamitin mo rin po, Panginoon, ang buhay ng speaker namin ngayon, at sana po ay ma-deliver, Panginoon, ang aming mensahe sa aming puso at sa aming isip, Panginoon. Lagi niyo po kami samahan, Ama, sa aming pamumuhay, maging ang mga nakikinig, nanonood sa live streaming, Panginoon, ay lagi niyo po bigyan ng kasigasigan, Panginoon, na makapakinig at mas maayos. At ganun niyo po, sana makapunta niyo po sila sa dating ito, Panginoon. Ito po ang aming samang panalangin, na may pasasalamat sa ang pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Panginoon. Glory to God. Kamusta po yung ating isang linggo? Kamusta po? God is good? Amen. All the time, amen. Alam ko po sa loob ng isang linggo, tayo pinagpala. Pagamag may mga problema, hindi po nawawala yung problema. Andyan lang po yan. Pero meron din gusto tayong mag-aayos sa atin. Amen. Ano man yung ating mga dalain, ano man yung ating mga dinadala, just lang po ang mga tribuna. Sino po yung mga magbabahagi po ng ating mga patuto? Amen! Hello! Good morning po sa lahat. Pagpapasalamat ko lang po sa ating Panginoong Diyos na answered prayer na po. Matagal ko nang hinihingi na mailipat ko ng lagayan ang labi ng aking nanay at tatay dahil doon sa kinalalagyan nila masyadong masikip, napakahirap kumilos, lalo na pagkaaraw ng hundas, hindi mo alam kung saan ka dadaan. Nagpapasalamat po ako dahil kahapon, noong Sabat at Biyernes, nakakuha po ako ng isang Mitchell apartment na paglilipatan po ng labi ng aking mga magulang. At kahapon, naayos ko na rin po na patakpan iyon, palagyan ng pansamantalang lapida. Kaya, thank you Lord. Maraming salamat po. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Dahil yung hindi natin inaasahan. Dahil sa Panginoon, nag-ibigay na nakabagay. Sino pa po? Sino pa? Father Alex. Sir Alma. Maraming po, salamat na po sa magandang niyo na una-una sa Panginoon. At bagong umaga at sa buhay na muli niya ng pinahiram sa atin. Maswerte tayo dahil tayo yung nagigising pa. Maraming tao ang hindi na halos nagigising. Mahantong na sa kinuha na siya. Pero tayo, nandito pa rin tayo. Buo tayo, wala tayong sakit, malakas. Nakakain sa araw-araw. Pinagpapasalamat ko lang po na sa Panginoon ay yung pong halos araw-araw na wala pong palya na atake ni Teresa. Nung nakaraan din ko pa po kami ng hiram kay Pastor ng machine dahil sinumpong po siya ng asthma.
pag sinumbong po ni Teresa ng atma at walang mati, sigurado hindi niya kakayanin yung mahirapang kumita. Pero sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng pastor ay nadudugtungan pa ang buhay niya. Dahil nakikita ko po na hirap na hirap po niya kahit ako. Ako, malakas po ang loob ko sa ganun. Kasi nangyari na po sa akin. Pero si Teresa, si Teresa po, wala pong araw na pumalyayan. Araw-araw po sinusumpong. Sa loob na sa araw, siguro. Hindi lang po mga hanggang tatlong behis po yan. Minsan, ginigising po kami yan. Na talagang napakabalik po ng bango na hirap na hirap na po huminga hanggang sa iyan. Yung dalawang pong gamot na binigay ng pastor na sa isang gamot kay dalawang beses namin ginagamit, halos tatlo na lang ang nagkara. Dahil, dalawa na lang pala. Nagpapasalamat po ako dahil andun po na kahit may mga pagtubok tayo, kahit may mga kasalanan tayo na nagawa, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya, lalo pa siguro kung tayo ay perfecto, pero hindi naman tayo, hindi natin kaya maging perfecto, lahat tayo ay kaya yun lang po. Pati po, nagpapasalamat din po ako na halos nagtatapos ko na rin yung ginagawa kong trabaho. Sana lang po ay magkaroon pa ako ng iba pang kapalit na trabaho. Salamat lang po sa mga. Ang Diyos po ang mag-ibigay na sa atin. Pag po tayo naniwala, nanalo sa Panginoon. Sino po yung mga kasali po sa DC? Dila sa Gatotrot. Di ba, parang nag-anas po yata si Pastor na parang may dito pa. Nakakalungkot lang po, ano? Kapag nagbaba ang pastor, yung ano natin, minsan wala sa loob eh, yung, di ba, dami bayo dito. Pag kailangan tayo, dapat andun tayo. Dahil, importante ang gawain sa Panginoon. Amen? Doon po, doon po. Kala ay mapahuto to.
Thank you.
manatili ang labis na kalakasan. Mga pangako I'm not afraid.
gabay. Sa bawat sandaling may pag-asa at kanlungan, mga pangako mo, laging ko'y galak. Nanatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, laging ko'y galak. Kapangyarihan sa lahat ng bagay, may control. Nakababasa ng aming puso, ng aming mga isipan. Maging ang aming mga binabalak, Panginoon, ay nalalaman mo na, subalit tanging kalooban mo ang karapat-dapat na masunod sa aming mga buhay at hindi po ang aming kalooban. Hayaan mo na sa umagang ito malaya namin mapapasok at matanggap sa aming mga puso, sa aming mga buhay, ang iyong mga gintong aral, mga punong-puno ng pagpamamalasakit at pagpapahalaga sa bawat isa sa amin. Patunay na ginising mo kami sapagkat ito'y malaki at banal na pagkakataon, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ang muli kaming mamulat ang mga mata sa magdamag na kami ay iyong pinamahinga sa katawang lupa, sa pamamagitan po ng mga kapaguran na ito. Patuloy mo kami, O Diyos, kinakalinga pa rin, hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, lagi kang naririyan at masagana pa rin ang iyong habag, ang iyong grasya, ang iyong awa sa bawat isa sa amin. Loobin mo na maging karapat-dapat kaming lahat sa umagang ito, maging lahat po ng nakikisa, nanunood sa malalayong bansa, malalayong lalawigan, mga probinsya, maging sa aming mga kapitbahay, mga mahal sa buhay, naglalakbay sa iyong papawid, sa karagatan, sa kapatagan, Panginoon, lalo na po sa dakong lugar na ito, O Diyos. Hayaan mo nga na sa umagang ito, ang banal na presensya mo, ang siyang lumukob, yumakap, manahan, at magkontrol sa bawat isa sa amin. Pinapasalamatan namin ngayon pa lamang po ang gagawin mong dakilang bagay sa umagang ito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang kinamin, O Diyos, na ito'y gagawin mo po sa umagang ito sa puso, isip, espiritu, at kaluluwa ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, tanggapin mo ang mataas na papuri't pagsamba sa pangalan ni Jesus. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Ang pag-ibig mo, oh, mga pangako.
Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Corinto, mga taga Uugong, sa mga taga Santa Cruz Laguna, sa bansang Pilipinas, sa lahat ng bansa. Amen. Sabi sa katabi mo, higit na sa lahat para sa iyo ang laban na to. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa unang Corinto, ang kabanata po ay 15, talatang 33. Ayan. Sabi po rito sa Wiccan English or English translation. Sabi rito, do not be deceived. Bad company ruins good morals. Huwag daw tayong padadaya. Kaiingat kayo, sabi ni Apostol Pablo, ang masasamang kasama'y nakasisira ng magandang pag-uugali. Magpakatino kayo at talikda ng pagkakasala sapagkat ang iba sa inyo'y mali ang pagkakakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Brothers and sisters, mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang sa pananampalataya, ito po ang salita ng ating Panginoon. Hawak-hawak ng kamay. And let us give thanks to the Lord in advance. For we believe everything kailangan salamatan natin sa Panginoon yan. Give thanks with a grateful heart.
Lord. Maging puso na po natin na maging mapagpasalamat. Ang pinapasalamatan natin, hindi lamang tagumpay, hindi lamang karangyaan, kasaganaan, kundi maging ang mga pinagdadaanan at pagdadaanan pa ay pasalamatan na natin sa Panginoon. Because if we are thankful to God, always remember, the joy of the Lord is our strength. That nagagalak ang Panginoon kapag tayo ay mapagpasalamat. Para mga magulang lang, para mga kaibigan lang yan, para mga kapatid lang. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you in everything. Sabi nga, kapag nagagalak ang Panginoon sa kanyang mga anak, nagiging kalakasan natin lahat. Bagay na nagiging daan para tayo nagiging matagumpay. Amen. And now, let the weak say, I am strong. Kaso mga kumain sa Panginoon. Hallelujah. Makakaupo na po kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre sa ating Panginoon. Amen. So good morning, good morning, good morning, Philippines. Good morning, people of God. Good morning, children of God. Good morning, all nations. Because we are all over the world, no? Nakikinig sila, nanonood sila sa kanilang mga bansang kinaroroonan, sa kanilang mga tahanan, saan man sila naroroon. Amen. So, kamusta naman po kayo? Sabi mo sa katabi, kamusta ka na?
Amen. Alam niyo po, kaya nga hiniling ko or ni-request yung kantang give thanks, no? Kasi malinaw naman sinabi ng Bible, in everything, give thanks. In all circumstances, in all your problems, in all your persecution, in all your troubles. Amen? For your ups and downs in life, give thanks to the Lord. Because doon natutuwa ang Panginoon. Kung anak ko na to, may pinagdadaanan na nagpapasalamat pa. Kung anak ko na to, may karamdaman na nagpapasalamat pa. Amen? Sabi nga, kapag nalugod ang Diyos sa ginagawa mong pagpapasalamat, nagagalak siya. At kapag nagagalak siya, yung kagalakan ng Panginoon, doon tayo lumalakas. Doon tayo tumatatag. Amen. Hindi ka pa man umiingi, Lord, tulungan mo ako. Eh dahil nagalak ako, Panginoon, because you are thankful, you are grateful to God. So the help comes from the Lord. Sabi nga, lahat ng tulong matatanggap mo kahit hindi mo hiningi dahil mapagpasalamat ka ng Panginoon. At sa umagang ito, ang mensahe ng Diyos is patungkol sa tinatawag na mga bad habits. Sino dito may mga habits? Lahat tayo meron, di ba? Kapag pinabayaan mo, nagiging mannerism. Alam niyo saan ang mannerism? Hello? Alam niyo po ba yun? Yung habit mo, nagiging kasanayan mo na. At pag naging nakasanayan mo na yon, kapag ginawa mo ng ginawa, baliwala na sa'yo. Then, focus tayo ngayon sa mga bad habits, at ito hindi patungkol sa mga unbelievers, but to all believers. When we say believers, Christian, the one who received Christ, they called or we called Christian. Right? Tinatawag natin Kristiyano ang sinumang tumanggap, sinumang nakipag-isa kay Kristo. Dahil di tayo pwede tawagin Kristiyano kung wala tayong Kristo sa buhay. But I do believe, naniniwala po ako, brothers and sisters, na yes, totoo, there's no perfect. Walang perfectong Kristiyano. Only Christ is perfect, right? Ang Panginoon lang ang perfecto. Ang banal, walang bahid ng kasalanan, malinis, busilak ang puso, masunurin, nag-iisa ang anak, ang Panginoong Jesus. Amen. We are focusing today na kahit Kristiyano tayo, aminin natin at sa hindi. Tandaan niyo po ito, hindi ko po isineset aside ang sarili ko every time I stand at the pulpit. Kapag ang tumatayo sa pulpito, hindi ko po inugali na bilang mga ngaral ay iset aside ko yung sarili ko sa ating pinag-aaralan. Hindi pwedeng kayo. Kailangan kasama ako. Tayo. Kaya kakaingat tayo, no? Ang ganda ng mensahe. Kaingat kayo. Do not be deceived. Huwag na tayong panadaya. Because, sabi nga, may mga pagkakataon na kahit Kristiyano na tayo, hindi natin napapansin ang ating sarili, hindi natin nababantayan ang ating mga inuugali, inaasal, ikinikilos, sinasalita, pakikisama, pakikisalamuha sa kapwa, may pagkakataon na tayo ay hindi nagiging mapag-ingat o mapagbantay sa ating sarili. At nagiging dahilan yan, kaya sinabi, kakaingat kayo. Kasi baka Kristiyano tayo, baka tawag-tawag tayo sa Diyos, baka simba-simba tayo, pero tayo pala ay
nagiging dahilan para ang ating kapwa, even the unbelievers, ay hindi tuloy nagtatagal sa gawain ng Panginoon. Hindi natin ma-invite, hindi natin sila maaya sa gawain ng Panginoon because of our bad habits. Siyempre, pag sinabing habits, nagiging asal natin yon. Palapakan natin ang Panginoon. Yun ang inuugali natin. At nangyayari yun sa mga Kristiyano, nakikinig naman ang salita ng Diyos, pero bakit may mga bad habits pa? What is the problem? Ano yung problema? Ano yung problema sa mga Kristiyano? Bakit may mga bad habits pa? Ikaw lamang at ang Diyos, ako lamang at ang Panginoon ang nakakilala kung sino ka, kung sino ako, kung sino tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kilala tayo ng Panginoon. Kaya nga, salamat Panginoon, kilala mo ako. Amen? Ang lahat ng bagay ay dilingit sa iyo. Salamat Panginoon, andito ako ngayon. Tinutuwid mo ko kaya ako nandito ngayon. Dahil alam mo Panginoon, kahit Kristiyano na ako, may mga bad habits pa ako sa buhay ko. And that's why we need na lagi tayong kumakain ng malusog na pagkain. Sino bang nangangailangan ng mga bitamina? Sino ba nangangailangan ng gamot? Sino ba nangangailangan ng mga pampalaki ng muscle, mga whey, mga ganyan sa mga gym? Ang mga payat. Sino nangangailangan ng nutrition or good nutrition? Ang mga malnourished. Tignan mo sa katabi mo kung malnourished yan. Physically, nakatingin tayo, nakikita natin, payat itong si Risa, sakitin to. No? Ako naman, sasabihin, bakit ang lusog ng katawan ng pastor, pero ampaw ka? Ano ibig sabihin nun? Sabi, mukha naman daw wala akong sakit, pero nagkakasakit ako. Pero may sakit ako. Di ba? Physically. Amen. So para hindi na lumala ang sakit ko nang kailangan ko, gumot. Take medicine regularly. Huwag na yung katigasan ng ulo ko. Naiinom lang ako kapag may nararamdaman ako. Amen. Even the doctors advice, no? Give us prescription. Kapag may sakit ka, ito ang dapat mong gawin. Ito ang dapat mong inumin. At siyempre, kung sa physical, nangangailangan ka ng mga bagay na yon para lumakas ka, para hindi ka mamayat, o para lumusog ka, para tumaba ka, o kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, para gumanda ka. Amen? Maglagay ka ng kularete sa tingin ng tao, di ba? Kailangan mong mag-make up. So lahat ng yun, kapag gagawin natin regularly, at sinabing regularly, without any patlang, no? Walang gap. Walang patlang na yun ay gagawin mo, magiging routine na yun ang buhay mo. Amen? Talakpan natin ang Panginoon. Kasi napapansin ko yan, that's why sabi ko, I am thankful to God for this message na binigay ng Panginoon because
maraming Kristiyano, but the truth is this. Sometimes, hindi matanggap to ng mga Kristiyano na napagsasabihan tayong mga unhealthy Christians. Mga unfit Christians. Mga malnourished Christians. Amen? Kung physically, tayo po ay mga malnourished, meron din mga Christian, spiritually, unfit, malnourished. Amen po ba? Okay lang naman, makita tayo physically, we are sakitin, we are payat, we are, ano pa, pangit sa tingin ng tao, mukha ka ng hindi makaugaga sa mga anak mo. Okay lang yon. Pero masarap, di ba? Na kahit ay lagi may sakit, may karamdaman, ano ka ba, lagi ka na lang may sakit. Ang importante, you are fit spiritually. You are healthy spiritually. Amen. At ang number one na nakikitang hindi pagiging healthy ng mga Kristiyano ay yung hindi pag-iwan, yung hindi pagtalikod ng totoo o ng genuine na tinatawag na kapag sinabi ka ng Christian, automatic nag-grow tayo. Kinakailangan nagiging healthy tayo. Kasi nagsimula tayo ng maalab na maalab tayo sa Panginoon na gusto natin hangga't maaari laging Linggo. Kung maaari, lagi tayo nasa gawain ng Panginoon. Amen. Ganun tayo noon. Mainit, maalap na maalap tayo sa Diyos. Amen po ba? Nangyari kasi sa kanya, gusto nga, doon na lang ako matulog sa gawain ng Panginoon. Because I have peace. May kapayapaan ako, meron akong kagalakan. May kapanatagan ng loob. Na kahit may problema, ramdam mo, may yumayakap sa'yo. Amen po ba? So, problema lang po talaga, sabi nga, ang attitude po natin, minsan hindi natin nababantayan. At kapag yung minsan na yon ay hindi natin nabantayan, doon pumapasok ang katanungan, gaano kadalas ang minsan. Amen? Mga katwiran pa nga tayo, minsan lang naman po. Ito hindi. Amen. So malinaw ang sinasabi, mag-ingat kayo. Ito yung ating mga asal natin, ang masasamang kasama ay nakakasira ng magandang ugali. Ang masasama. So kapag tayo ay hindi nakikita sa atin yung pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kapag tayo ay nag-uumpisang magdahilan ng magdahilan, sabi natin minsan lang naman, mga dahilan na may importante lang po akong lakad. Meron lang po akong gagawin. Sabi ng Diyos, ang lahat ng bagay ay kanyang isinaayos. In order, ika nga. Because God is God of order. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya, ang sabi naman sa Romans, wala na tayong maidadahilan pa. Even in sickness, hindi tayo makapagdahilan. Bakit tayo nawawala sa gawain ng Panginoon? Lagi na lang tayong kasi, dahil, pero, at eto pa, madalas kong naririnig, maunawain naman ng Diyos. Amen po ba? Hello? Right? Ang lahat ay may katapusan. Amen po ba? Ang lahat ay may hangganan. Kaya napipiliin mo magdahilan na magdahilan?
Kapag naging asal na natin yon, naging manirisin na natin, kapag naging habit na natin yon, makikita mo na ang sarili mo isang araw. Akala ko nasa Panginoon pala ako. Akala ko nasa Diyos. So kaya ang sabi, marami ang iba sa inyo, mali ang pagkakakilala sa Diyos. Sinasabi ko, ito upang mapahiya tayo. Sometimes we are proud. Sinasabi natin sa mga tao, I am a Christian. I'm not belongs to that vices. I'm not belongs to that group. I'm not belongs to that kind of fellowship. Sinaset aside natin ang sarili natin. Minsan sabi natin, ayaw mo nang makipagmarites. Ayaw mo nang makipagchismisan. Ayaw mo nang makipagplastikan. But the truth is, sabi nga, walang natatago sa Diyos. Sabi, para mapahiya daw tayo. But ang pagpapahiya ng Panginoon, sabi nga, is for our good, to be a better and good Christian. Hindi para talaga tayo pahiya sa mundo, kundi lalo tayong pagpursigihin ng Panginoon na as a Christian, makita sa buhay natin ang salita ng Diyos. Maikapamuhay natin ang salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Ikapamuhay. Hindi laging pwedeng sorry tayo ng sorry, pero wala tayong action. Hindi pwedeng pasensya na hindi naman natin isinasagawa. Yes, we pray, Lord, I'm sorry for everything, for all my wrongdoings, for my iniquities, for all my shortcomings. Lagi natin yung pinabanggit every time we bow down and pray to God. Amen po ba? But the question is, the habit andon pa rin. Hindi natin iniiwanan. Amen. In 1 Corinthians chapter 3 verse 16, malinaw, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ang inyong katawan, ang ating daw katawan, ay templo ng banal na Espiritu. Pag banal, banal din natin masunod ang kalooban ng Diyos. Amen. Talapan natin ang Panginoon. Sabi rito, magpakitino kayo. Simple bad habits, kagaya ko. Nung hindi pa ako talaga totoong Kristiyano, minsan nakikita ko pa rin sa sarili ko na nadadala ko pa rin sa kasalukuyan o days sa mga nakaraang panahon ng buhay ko. Yung present time, meron akong bad habits like minsan bigla na lang may parang may mangungusap na lang sa akin, you are a Christian. Especially, you are a pastor, you are a servant of God, you are a follower of Christ. Simpleng bad habit, aminin, balat ng candy, pagkasubo, tapon lang yan. Simpleng bad habit ng isang Kristiyano. Nung hindi pa ako Kristiyano, nagagawa ko yon. Nung naging Kristiyano ko, nagagawa ko pa rin. But thanks God, thanks the Holy Spirit, He reminds me, the Holy Spirit reminds me na hindi dapat yung maging habit ng isang Kristiyano. Kaya ginagawa ko na, subo si Kendi, silid sa bunsa. Pag minadaanan ako may trash bag or trash can or tapon. Sometimes naman, nakita na natin may nakakalat, baliwala. Lalampasan lang natin. Amen. Nagiging habit na rin natin magbulag-bulagan. Nagiging habit na rin natin magpinipingihan. Amen po ba?
marami tayong mga ginagawa that we call bad habits. We must and we should, we need to break all our bad habits. The way na tayo kumikilos, the way na tayo nagsasalita, the way na tayo ay gumagawa. Amen? Lahat ng yan. Sabi nga po dito mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, sa Ephesians chapter 3, or sorry, Colossians chapter 3, verse 5. Sabi rito, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga, eto, inabalik-balikan pa rin ang ibang Kristiyano. Malinaw na sinasabi, kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman. Matagal na natin alam yan. Mga pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang lasa, pag-iimpot, na isang uri na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay nito, ang Diyos ay napopuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Balik tayo. Your body is the temple of the Holy Spirit. So, hindi man dapat manahan na sa atin ang mga ganitong pita, hilig. Dahil kapag sinabing habit, hilig na yun. Kinahihiligan. Minsan nga, kakatuwiran pa natin, libangan lang naman itong pastor eh. Masarap na maging habit natin ay good habit, divine habit, which is the Word of God. You embrace the Word of God. Amen po ba? Palakpan natin ang Panginoon. Napupuot sa mga lumalabag sa kanyang kalooban. Dahil kapag bad habits pa rin tayo until now, never na nalugod ang Panginoon sa atin. Marami tayong mga pag-uugali. Bantayin natin natin sa'yo. I'm not saying I'm a perfect. Kapag pinakita kayo sa akin, di ba? Pwede niyo ang kausapin. Pero wag yung, alam mo, Sir Mary, si Pastor, pansin ko, di ba? Huwag na natin gawin pulutan si Pastor. Dahil di naman kayo mag-iinom, di naman kayo maglalasing. Kaya hindi dapat tayo mamulutan. Na pinag-uusapan natin buhay ng buhay ni Pastor. Amen? Hello? Ano pa yung ating mga bad habits? Sabi nga, ng Luke chapter 6, verse 46, malina na sinabi, you call on my name, but you did not do what I say. You call me Lord, Lord. Tinatawag ba ko Diyos? Ibig sabihin, Kristiyano ka kaya tumatawag sa Diyos. Tawag tayo ng tawag sa Panginoon. Bakit? Taliwas sa kalooban ng Diyos ang ginagawa natin. We pray, Lord. Pagalingin mo ako, Lord. Pagpalain mo ang pamilya ko, Lord. Ang daming tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Napupuno ang mga simbahan. May nakatayo pa sa mga sulok-sulok. They call me Lord, Lord. Pero tinitingnan lagi ang kasiraan ng kanyang kapwa. So nakikita tuloy na we are unfit, we are unhealthy Christian. Mga malnourished. Kailangan natin ng Nutriban.
which is the bread of life. Sinabi ng Matthew chapter 4, a man does not live by bread alone, but by the word that come out from the mouth of God. Amen. Kaya kapag isang tao nakikita dumadalo sa prayer meeting, pero yung kinikilos niya, nakakatisod, no? Yung mga pananalita naririnig sa kanya, nakakatisod. Nakakawalang ganang sumama sa mga prayer meeting na yan kasi sila-sila. Nagkakagatang parang mga... Sila-sila nagsisiraan, sila-sila pinagsisisa ng pastor. Pastor naman, may paborito yan sa church. Pastor naman, suplado yan, hindi namamansin yan. Nagiging, ano pa tayo? Judgmental. Hindi ba pwedeng malabo lang talaga mata ni pastor? Kaya kayo hindi napansin? Na nagkasalubong kayo sa daan? Diba? Hindi ba pwedeng, kaya kayo hindi naitag ni pastor? Kasi hindi nakasya dun sa 49 people na pwede mong itag sa Facebook. Kasi even sa pagtatag ko, may nagtatampo sa akin eh. Kaya yung pagtatampo, paminsan-minsan, nagiging habit na, nagiging ugali niya. Tampo ng tampo, tampo rurot pa rin. Minsan nga, may message pa, huwag mo na nga ako itatag kasi minsan mo lang ako tinatag eh. Diba? Kung ako magtatampo, lahat ang tinato, pagtatampuhan ko. Bakit? Hindi lahat nagsishare. Hindi lahat isineshare nila yung ating mga live streaming kung ako magtatampo. E pag ginawa kong magtampo, magiging ugali ko. Kung ako magtatampo, sasama loob ko. Amen? Pero dahil, diba, merong mabuting Diyos. Even we are faithless, kahit tayo nagkukulang, kahit tayo namin nagkakamali, God still there para unawain ka. Para unawain tayo. Para pagbigyan tayo. Para bigyan pa tayo ng pagkakataon. Amen. Talakpakan natin ang Panginoon. Noong una, nang pinagaharian pa kayo ng masasamang pita, namumuhay rin kayong kasama ng mga taong gumagawa niyon. Kaya nga sabi ko kanina, ako yun eh. Noong una, ganun ako. Pero dapat ngayon, sabi nga, ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito. Pati ang galit, puot, sama ng loob, iwasan na ninyo ang panunungayaw. Hello? Eh, nakakapagod na pastor eh. Nakakasawa na. Sukdula na. Pagod na ako. Ang sagot ko dyan, yakapin mo ang sukdulang biyaya ng Panginoon. Ang sagot ko dyan, yakapin mo ang sukdulang biyaya ng Diyos. Dahil yung biyaya ng Diyos, hindi yung pera, hindi yung material. Ang biyaya ng Diyos, yung araw-araw, pinapatawad tayo ng Diyos! Pinasok doon ang biyaya ng Diyos. Kaya sabi, yes, biniyayaan ako ng Panginoon. O, biniyayaan ka nga ng Panginoon, pero naging pabaya ka sa biyaya ng Diyos. Hindi tayo napagkatiwalaan sa biyaya ng Diyos. Even mga vices, bad habits. Maging good habits natin ang fruit of the Holy Spirit. In Romans, in Galatians chapter 5, the fruit of the Holy Spirit. Love, joy,
Amen. Ang hirap magmahal, Pastor, kung lagi na lang akong niloloko. Ang hirap magmahal, Pastor, kung lagi na lang akong... Diba? Kaya nga eh, yakapin mo ang suktulang biyaya ng Panginoon. Then you will, you can, you achieve. Magagawa mo lahat ng yan because... Amen. Iyayakap mo ang suktulang biyaya ng Panginoon. Salamat sa suktulang biyaya mo. Diba? Dali yung awit na yun. Kung mayroon lamang ko 1,000 buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king naging isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Maging totoo na tayo. Matuto na rin po tayong tumanggi sa alok ng mundo. Even kapwa natin Kristiyano, may mga nag-take advantage. May nag-aabuso sa ugali natin. Sasamantarahin ka, mabait naman kasi yan si pastor, mabait naman yan kasi si sister, mabait naman yan si brother, kahit utangan mo yan ang utangan, hindi ka sisingilin yan. Kaya kung nabanggit yon, pati pangungutang nagiging habits. At minsan nga napagkwentuhan lang, no? Napagkwentuhan, hindi naman pinagmaritisan, kundi sabi lang, maraming kapag nangungutang, ang bait-bait. Kapag siningil mo na, siya pa yung galit. Amen po ba? Totoo hindi? Minsan nga sabi sa akin ng isang kakilala ko, yung bang hindi mo alam kung concern sa'yo o meron na siyang gustong patamaan na nasa paligid lang. Pastor, di ba bago nagpandemya, may nangutang sa'yo? Siguro galit siya. Sabi, oo, bakit? Gusto mo singilin ko para sa'yo? Eh, wag na. Isa naman kasi, umuhugot din ako sa Facebook eh. Nangangamusta naman ako. Kamusta ka na? Di ba? Kamusta ka na po? Amen? Kasi nga, nagpost ako, ano ang nagiging sakit ng mga mahilig mangutang? Amnesia. Pag naging habit na kalimutan, sinadya mo magka-amnesia, sabi ko nga, kapag ginawa niya ng ginawa niya, Alzheimer disease ang kauuwian niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Totoo hindi. Alzheimer, ano yung Alzheimer disease? Matinding ano na yun. Kasi yung amnesia, ano pa yun eh. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. Kaya itakwin ninyong lahat ng ito galing po sa mananog. Iwasan na ninyong panunungayaw sa mga mahihilig manungayaw. Nilalabas ko lang naman kasi pastor. Diba? Oh, nilalabas mo nga. Kaya tuloy, bida ka. No? Bida ka sa street ninyo, bida ka sa kapitbahay mo. Ayun no, si Sister Risa. Kristiyano yan. Tingnan mo. Nanunungayaw. Amen? Palapahan natin ang Panginoon. Kaya ang sabi nito, ang dati at bagong buhay. Sa dati, hindi pa tayo talagang Kristiyano. Sa bago, tayo mga Kristiyano na.
iiwan natin ang ating mga bad habits. When you say these things, when you say that, when you promise, magpabago na ako, diba? Gagawin na natin. Isasabuhay na natin. Hindi natin aalisin yung habits. Papalitan lang natin ng good. But turn into good. Amen po ba? Hello? Tignan mo yung mga nangako. Sabi na nga ba eh. Dadating ako, Pastor, sa Linggo. May tumupad. Talapakan natin ang Panginoon. Yung iba, hindi tumupad. Kasi meron na mga habits. May dahilan na naman. Amen? Hallelujah. Dami po, malapit na tayo mag-anibersaryo sa August 7, which is Sunday, no? Then, dapat may meeting tayo today. Pero, sa next Sunday na lang. Kasi nandito yung mga taga Pampanga at mga taga Lucena. Yes. Para na sa meeting. And they do that for the glory of God, not because of my invitation. Gagawin nila yun, hindi dahil sa akin invitation, kundi dahil sa Panginoon. All the way to Pampanga, all the way to Lucena, pupunta sila dito. Amen po ba? Dapat ganun tayo. Pag sinabi nila, ginagawa nila. But, hindi para sa akin, para sa Diyos. At huwag natin yung galing pupunta tayo dito dahil lang may pangako tayo kay Pastor Juan. Dahil kay Lord, kaya tayo pumunta rito. Huwag sa kung sinong tao, huwag sa kung sinong mahal natin sa buhay, kundi dahil sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Iwasan na ninyong panungayaw, malalaswang pananalita, dahil pang ganyan, minsan ako nga napapatawa, mga maaalay na biruan, kaya sabi ko tayo eh, bad habits. So the message from the Lord, kagabi pa yon. Sabi ko sa isang kapatid natin sa pananampalataya, bago ka pa lang nag-chat sa akin, ang mensahe ng Panginoon, walang pagkakain na. And it's about unhealthy. Kasi, honestly, merong mga mangaral na dadala pa rin ang mga dati nilang habit. Pangaral tayo ng pangaral, eto gawin mo, ito gawin mo, ito. Kaya nga sa mga anak, hindi tayo pwedeng mangaral eh. Hindi tayo pwedeng magpayo. Anak, huwag kang mag-iinom, huwag kang lasinggero kung ikaw naman mag-iinom. Huwag kang maninigarilyo kung ikaw maninigarilyo. You have a power because you are parents, you are magulang. But, you have no, ang tawag doon, authority. Wala kang authority magbawal kung nakikita sa iyo, nakikita sa atin yung pinagbabawal natin. Hindi natin pwede sabihin, anak, huwag kang makulit, huwag matigas ang ulo. Kung tayo, matigas ang ulo. Amen. Hindi natin pwede sabihin, huwag kang chismoso, huwag kang chismosa. Kung tayo, maga pa lang, kunwari nagwawalis, pero nakikipagchismisan. Hindi natin pwede sabihin yun. Maganda, may power ka na as a parents, as a eldest, nakatatanda, physically, spiritually, pwede tayong magpayo kung nakikita na sa atin yung ipinagbabawal natin ay inalis na natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Dahil minsan, sa maloob natin, hindi kasi musulod, tatay mo ako, nanay mo ako, tito mo ako, tita mo ako, matanda ako sa'yo, bastos ka, wala kang modo, wala kang galang. Eh tayo nga, mandalita, walang kamoto-modo, walang kagalang-galang, walang karespe-respeto.
Hindi naman si pastor ang nababastos. Magsaalang-alang tayo because we do all this for the glory of God. Amen. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito. At nagbihis na ng bagong pagkatao. So kaya tayo tinawag na Christian, nagbihis na tayo ng bagong pagkatao. Hinubad na natin yung dati nating pagkatao eh. So nabihisan na tayo sa pakipag-isa kay Kristo. Bari yung iba sa inyo, hindi pa baptized sa water. But we are baptized in the death of Christ. Baptized tayo sa pagkamatay ni Kristo. Because He laid down His life for you, for me, for us. Inialay niya ang kanyang buong buhay. Para lang ikaw at ako ay magkaroon ng maayos, magandang buhay. Buhay na dadali niya sa buhay na walang hanggan para makapiling tayo sa kaharian ng langit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So kapag nahubad na natin, walang pagkakaiba, pag sabi nga, minsan ang Kristiyano katulad ng baboy at ng aso. Bagay na bagay daw itawag sa mga taong pabalik-balik sa kasalanan, pabalik-balik sa hinubad na nilang buhay, pabalik-balik sa pinagsisihan na nilang kasalanan. Sabi nga, ang aso kapag sumuka, suka niya ay binabalikan at kinakain. Ang baboy man daw, paliguan mo man, hinamo mo na sa lubluban, babalik at babalik pa rin sa lubluban. Maglulublog ka rin. Amen? Mula sa putik ako'y hinango, bihis at hinago, walang kasing dakila ang pagibig mo, di ko malilimutan. Ang iyong mga kabutihan habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Diba? Lahat tayo may pinanggalingan. Lahat tayo may lusak na kung saan hinango tayo ng Panginoon doon. Pinaliguan ng banal na dugo ng Panginoong Jesus para tayo ay luminis sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen. Kung hindi natin napapansin ang ating sarili, sa lahat ng nabanggit dito, umpisahan natin magbantay, magmatiyag, huwag palagi sa kapwa, unahin natin ang ating sarili. Dahil minsan, di natin alam, nagpapakilala tuloy tayong mga unhealthy Christian because marami pa tayong mga bad habits sa ating mga buhay. Sama-sama na yon at walang sinisino because the Word of God is in general para sa lahat. Kung tayo man ay nasasaktan, praise the Lord. Tayo may tinatamaan, sabi nga, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit, di ba? Bagkos, isa buhay po natin. Amen po ba? Huwag na tayo maging mga sinungaling. Huwag na natin i-elaborate. Alam na natin ang pagsisinungaling. Ayun ang pagtatakwil sa katotohanan. Ayun na nga lang hindi natin isa buhay ang salita ng pagsisinungaling na yun. Di ba? At ang sabi rito, patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikas sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya, wala nang pagkakaiba. Kasi kapag tayo daw ay parang sineset aside natin yung sarili natin. Yung kate Griego at saka mga Hudyo, ganyan sila noon eh.
So kapag tayo ay mga sineset-aside natin ang sarili natin na ako'y mabait, di ako tulad ng iba, ako naman ay nag-agrabyado ng kapwa, lahat yan. Wala pa rin tayong pagkakaiba sa mga Hudyo at Griego, ng mga followers ni Christ, pero meron pa rin silang mga bad habits na binabalik-balikan. Palakpakan natin ang malakas na malakas ng Panginoon. Amen. Ang sabi rito, et, wala nang pagkakaiba. At ang sabi sa verse, kayo hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minahan niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya dapat magpatawad tayo. Sabi sa katabi mo, pinatawad tayo ng Panginoon. Magpatawad din tayo. Amen po ba? Amen. Pinatawad na niyo utang sa'yo, Tita Pe. Sir Mary, hindi ka na pinapansin kasi laki na utang sa'yo. Di ba? Hindi yung kalooban ng Diyos eh. Sige, ikaw pa, bahala ka. Mamatay ka, isama ka ng lumang gali. Hindi makakapasok sa karya ng langit. Kaya wala namang exempt sa kamatayan, di ba? So lahat ng yan, palatanda na we are unhealthy. Okay lang pa yan tayo physically, but be sure na healthy ang ating pong spiritual. Ang ating espiritu at ang ating kaluluwa. Tatandaan ko kasi, before ako nadali ng COVID, no? Variant, Delta variant, lumubha ako, di ba? Lumubha ang karamdaman kong COVID. But, sabi nga, if you are healthy spiritually, kasi pag sinabing healthy spiritually, busog ka sa panalangin, nung kalakasan pa ng physical kong katawan. Busog sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Busog pa, kahit pastor ako, nanonood pa rin ako ng mga gawain ng Panginoon sa mga kapwa ko lingkod, mga maral. Nabubusog yung espiritu at kaluluwa. Then, bakit ako nakalampas sa COVID? Kahit hindi ako na-confine, kahit dito lang ako sa mga. Because healthy ako spiritually. Dumating yung time na hindi na ako nakakapagdasal. Hindi ko na alam yung ginagawa ko. Tinatanggihan ko yung gamot. Ayaw ko nang uminom. Ayaw. Kahit gusto kong kumain, hindi ko na rin makain. So, ang point ko is, before nangyari sa akin yon, because I was spiritually healthy that time, na bago ako atakihin sa katawang lupa para hindi ako matalo, busog ako spiritually. Nasabi ko nga kahit hindi ako nakapagsalita, kahit hindi ako nakapagdasal, andun yung espiritu na nang, yung espiritu mo na ang nananalangin para makalapit ka sa Diyos. Para kahabagan ka ng Diyos. Kaya nga, let the weak say I am strong. Diba? Yun yung panahon na mahina ang katawan mo lupa. Suko na yung katawan mo lupa. But because before nangyari sa'yo yan, dumating sa'yo yung mga dagok sa buhay, dumating sa'yo mabigat na pagsubok, dumating ang karamdaman, dumating ang kaguluhan, kabiguan, pangungulila, dumating ang lahat ng yan. Pag ikaw ay spiritually healthy, maniwala ka
malalampasan mo ang lahat dahil hindi mo pinabayaan ang sarili mo. Kaya nga, pag spiritually healthy ka, hindi ka naapektado. Hindi ka na masyadong natatalo, nadadayag ng emosyon mong maramdamin, masyadong makamundo ang ating damdamin. Hindi ka na madadayag. Because you are spiritually healthy. So gawin natin vitamina yan. Gawin natin herbal yan. Ang Word of God. Huwag tayong magpapabaya. Huwag natin katatamaran. Huwag natin ipagdadahilan. Huwag natin gawing habit ang mga bagay na magpapalayo sa atin sa Panginoon. Ang mga bagay na magpapalayo sa atin sa Panginoon. Kaya nga nabanggit ko kanina, matuto kang humindi. When someone inviting you, punta ka naman sa bahay, birthday yan. When someone visiting you in your home, bisita sa bahay mo, and offering what their hilig sa buhay, di ba? You have to reject it because you are a Christian. You have to stand firm in your faith. Tumayo ka sa iyong pananampalataya. Manindigan na that you are a Christian. Panindigan mo, I am a Christian. I am with Christ. Amen. Kaya po ba natin gawin yun? Hindi natin kaya mag-isa, pero kaya natin kapag kasama natin Diyos. Palakpakan natin. Amen. Umaharap tayo lagi sa salamin, di ba? Oh. Maganda yun. Kaya nakikita natin yung ating sarili. Amen. Dahil ayaw natin humarap na mukha tayong dugyo, no? Mukha tayong kung ano itura natin. At gawin natin salamin hindi sa lahat ay ang salita ng Diyos. The mirror sa buhay natin is the Word of God. Sabi nga, kung ang tao'y humaharap sa salamin, di ba? Yung iba nga, may baon-baon pa yan sa kanilang mga bag. Kahit nasa jeep yan, mananalamin yan. No? Totoo hindi. Kasi marami sa atin humaharap sa salamin, sa bahay, pag alis niyan, malilimutan na niya kung ano ayos ng mukha niya. Kaya kung may baon siya sa salamin, bubuklatin na naman yung bag niya, kukunin ulit yung salamin, kung saan na kaya itura ko. Walang pagkakaiba yan sa salita ng Diyos. Ang nabasa natin, ang napag-aralan natin dito, gawin nating habit na ulit-ulitin para ito po ay umukilkil. Umukilkil, no? Pumasok sa ating mga puso. Sa ating mga puso. Tagalog na Tagalog ba? Umukilkil. Amen! Glory to God. So, ulitin ko lang yung ating key verse. Magpakatino daw tayo. Mag-ingat tayo. Baka kasi lingkod tayo ng lingkod. Tapos pagdating na takdang panahon, nabaliwala yung ating pag-ingat. Sabi nga ni Pablo, para ka sumuntok sa hangin. Pangaral tayo ng pangaral sa iba. Amen? Yung pala, para lang tayong naglalaro ng basketball. Amen po ba? Minsan nga nakakalungkot, no? May mga taong akala mo nahihiyak. Alok sa'yo. Pero dapat yung hiyang yun, totohanin natin. Di ba? Kakaya naman kasi kay pastor, kasi. Eh di totohanan natin yung ating hiya. Amen. Nakakaya kasi magpakita kay pastor kasi may utang ako dyan eh. Eh di totohanin natin yung hiya.
Kaya ayaw akong dumalo dyan eh, kasi ang daming pagbabawal. Tapos, papatamaan pa ako. Eh, kaya nga tayo tinatamaan kasi meron talaga tayong tatamaan sa ating buhay. At huwag natin maging ugali, sayang wala siya dito para sa kanya yung mensahe. Ang daming ganyang Christian. Sayang wala siya dito para sa kanya pa naman yun. And how about you? How about us? It's for us. Para sa atin. Amen. Amen. Hindi ito patamaan. Patuwiran ng patuwiran. Dahil dapat talaga tayo maituwid. Dapat talaga tayo itama. Dapat tayo masaktan sa pangaral ng salita ng Diyos. Para tayo ay masanay ng nasasaktan. Dahil uulit ito ang paglilingkod sa Diyos, hindi pasarapan. Kundi ang sabi, magtiis din. Dahil ang pagtitiis na dinadaanan natin, ang pagtitiis na kakaharapin pa natin sa mga darating na panahon, ay pakikuhati natin sa kaluwalhati ang inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang Diyos na Panginoon. Amen. So, baunin natin ito na ang mga bad habits natin ay papadalin natin ng good habits. In all areas, sa lahat ng area ng buhay natin, bawat sulok ng tahanan, saan man tayo makarating, ating baunin. Palitan na natin ng good ang bad. Amen? Tumay na po tayong lahat. Lahat ay naging iba. Amen. Tayo manalangin tayo sa mga kamay para sa Panginoon. Tanda ng ating pagpapakumbaba at pagsuko. Aminin natin sa kanya, sabi ko ng unang huwa ng kabanata ay isa, ang talata ay siyam. Kung ipapahayag ng iyong labi na ako ay nagkasala, tayo ay nagkasala, handa itong ipatawad ng Panginoon. Alam natin kapag tayo pinatawad ng Diyos, ramdam natin sa ating sarili. Mabigat, tahil kapag ramdam natin na hindi tayo pinatawad ng Panginoon. Kaya nga hindi natin maramdaman na pinatawad tayo ng Panginoon kasi you are not totally surrendering your life to God. You are not surrender all our wrongdoings. Lahat ng ating pagkakamali, hindi natin totoong isinubo sa Panginoon. Dahil kung talaga totoong isinubo natin yan, magaan ang lahat ng bagay. Kahit sa gitna ng matinding pagsubok at sulirani, karamdaman, kabiguan, kalungkutan, kahirapan sa buhay, magaan pa rin dadaling yan. Kasi alam mo, sinuko mo lang sa Panginoon. Huwag kang papayag na may bigat sa ating mga puso, sa ating mga bibig. Amen. Sabi natin, Panginoon, sa patawad ko sa aking mga sala. Patawarin mo po ako sa lahat kong pagkukulang, kamalian, sa isip, sa salita, at sa gawa. Sa oras na ito, Panginoon, binubuksan ko po ang puso ko para sa iyo. Halukayin mo po ang kalooban ko. Walang natatago sa iyo. Walang naliligid sa iyo. Isinusuko ko po sa iyo at ibinibigay ang lahat ng sama ng loob, hinanakit, puot, galit, lahat ng ikalugod-lugod sa iyo. Punin mo na po ito
Ikaw na po ang maghari ngayon sa aking buhay. At ikaw na ang masunod habang ako'y namumuhay. Lahat ay naging iba, wala nang hiling at tanda. Ilang mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Tumawag tayo sa Panginoon ang lahat ay nag-iba. Lahat ay nag-iba, wala nang himig ng nata. Islam luluha pa, makapag-aral pa, Panginoon. Makadalo pa ng mga banal mong gawain. Inibigyan mo kami ng pagkakataon na tumanggap ng lahat ng pagpapala sa buhay nito. Kahit di kami karapat dapat, salamat o Diyos sa masaganang mong habag. Salamat o Diyos na sa umaga nito, pinapaliguan mo kami upang kami lumini sa pamamagitan ng iyong mga aral, ng iyong banal na salita na may kapangyarihan, O Diyos, na magbago ng buhay ng tao, Panginoon, upang kami ay makaabot, O Diyos, at magawa namin ang strukturang biyaya mo ay patuloy namin maranasan sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa dakilang pagmamahal mo. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagpapabaya, hindi ka nagkukulang sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat sa pagmamahal mo sa bawat tao, bawat nilalang, sa bawat pamilya, sa bawat bansa, sa lahat ng sulok ng daigdig, Panginoon. Thank you, Lord, for the opportunity, O God. Thank you, O Lord, kami, O Diyos, sa mga privileges, O God, na natatanggap namin sa iyo. Nagbabago ang pag-ibig na Panginoon. Pinagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Wala ka kahapon, kahapon.
kalooban. Hayaan mo nga bawat isa na iniwasan na at nilayuan na ang mga bad habits na ito sa aming mga buhay. Gawin mo kaming pagpapala, mabuting halimbawa sa mga makakasama namin, sa mga mahal namin sa buhay, sa pamilya namin, Panginoon, sa lahat ng tao o Diyos na ibibigay at pagkakatiwala mo po sa amin. Maging sa kanilang mga kahilingan, alam mo kanilang mga puso, alam mo kanilang mga prayer request, Lord, para sa kanilang mga mahal sa buhay, para sa kanilang mga ninanasa, mga ninanais po nila sa kanilang mga buhay, Panginoon. We claim, O Lord, na ipagkakaloob mo ito, O Diyos, kung ang puso namin ay patuloy na magagamit sa kaluluwalhati at ikalulugod mo, Panginoon, ng iyong banal at makapangyarihang pangalan, Panginoon. Di nagbabago. Panginoon, at hayaan na ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan at lahat ng uri ng karamdaman. Kasama din ang mga nanunood, nakikinig sa malalayong bansa at lalawigan, ganun din sa aming mga kapitbahay, mga kabarangay, at lahat ng aming mga mahal sa buhay. I-bless mo po ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga pamilya. I-bless mo rin, O Diyos, maging ang gawaing ito na ipinagkatiwala mo po sa amin, na nawa, O Diyos, ay maisakatuparan ang lahat ng adhikain namin, hindi para sa amin, kundi para sa ikaluluwalhati ng banal mong pangalan. Lalapit na rin po ang anibersaryo, O Diyos, at ikaw po ang amin inaangkin na magtataguyod nito, magpuprovide ng aming kakailangan ng Panginoon sa darating pong anibersaryo nito sa buwan ng Agosto. Kalooban mo ang masunod at huwag ang kalooban po namin. At patuloy mo nga pong katagpuin, hipuin ang mga kapatid namin, O Diyos, na marami pang dahilan, at hipuin mo nga ang kanilang mga puso. Mangusap ka po sa kanila. Ikaw na po ang magdala sa kanila sa dakong lugar nito, O Diyos. Marami at mahiwaga ang iyong kapamaraanan sa buhay ng bawat isa, at naway mapakinggan ng bawat isa ang tinig mo sa pangungusap ng banal mong Espiritu. Maraming pong salamat, Ama. Binabalik namin sa lahat ng papuri at pagsamba sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritong Banal na naghahari noon at magpakailanman, magkasawalang ganadatay magsabi ng Amen.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ay nagkatipon sa ating Panginoon. Come on.